Hello mga ka-char-char! Good afternoon and welcome back to my YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and comment kung magugustuhan niyo po ang aking video for today. So, ang topic natin ngayon mga ka-char-char is how to reapply for monetization kay Google AdSense. So guys, nakasalamin po ako kasi medyo hindi ko na po masyadong nakikita yung mga letters. And as you can see, meron po akong dalang notebook dito. So meron po akong sinulat kasi po nag-research po ako kay Google kung paano mag-reapply kay Google AdSense. So, kapag kayo po ay na-denied, kung kayo po ay nag-apply tapos hindi na-aprobahan ni Google AdSense, ito po ang para sa inyo. So, please keep on watching. So, ito po yung sasabihin ko sa inyo. Bakit nga ba tayo na-denied for applying for monetization? So, ito po yung sagot dyan. Kasi po lahat ng videos natin, including our YouTube accounts, is i-review po yan ni YouTube kapag na-reach na natin yung 4K watch hours and 1,000 subscribers within 12 months. So kapag may isang bagay na nakita si YouTube sa mga videos natin, at ito ay hindi niya nagustuhan at may nilabag tayo sa guidelines policy ni YouTube, hindi talaga ganun kadaling mag-apply kay Google. So, hindi tayo ma-monetize. So, after nyan, kung hindi tayo ma-monetize at nag-isip tayo kung bakit, mag-i-email si Google sa atin or si YouTube sa atin. At sasabihin niya na hindi tayo na-monetize kasi ganito ganyan. Meron silang nakita sa accounts or sa videos natin na hindi pumasa sa kanila. So, huwag kayong mag-alala kasi sa aking research is hindi naman ganun ka-big deal yun, kaya huwag kayong mag-alala. Mag-i-email naman si YouTube sa atin, di ba? So, ang dapat gawin is mag-i-email sila na ganito, aayusin natin ang ating videos or sa account natin na ganito ang gagawin. Mag-i-delete ang ganitong videos kasi hindi pumasa sa kanila or palitan lang yung videos. So, after nyan, pwede na tayong makapag-apply ulit kay Google for monetization. Kasi, sasabihin naman nila kung ano yung dapat gawin, mag-i-email naman sila para magagawa mo na kung ano ang dapat mong gawin para mag-apply ka ulit for monetization. Legit ito guys, kasi po nag-research ako about nito. Kapag nag-reapply ka na, aantayin mo na lang ang approval within just 30 days. So, at least 30 days guys. So, equivalent to 1 month. Isang buwan tayong mag-aantay for the results kung ma-approve na ba tayo ni YouTube for sa Google for monetization. Hindi ko po ito gawa-gawa kasi po nag-research po talaga ako nito kasi sa akin sarili din is curious din ako kung paano ba mag-reapply kung denied ka, ano ba ang gagawin kasi ang iba maraming nagtatanong kung hindi ka ba pumasa for monetization in 12 months, babalik ba sa zero
ang subscribers o ang 40 watch hours. Hindi po yan totoo. So, ang mangyayari lang po is, mag-a-apply ka lang ulit, and then, mag-i-email sa'yo si Google na ganito ang gagawin para makapag-apply ka ulit. Pero, ang sabi naman ni Google, kapag nag-re-apply ka na, huwag kang mag-expect 100% kung ma-a-approve ka ba nila ulit. Kasi, marami pa silang titignan o i-review pala talaga nila yung channel mo kung pwede ka na bang i-approve for monetization. So, guys, kung kayo ay may natutunan, please comment lang po kayo sa baba kasi sasagutin ko po kung ano yung mga tanong nyo about monetization at kung hindi na-approve ang inyong pag-apply kay Google AdSense. So, dagdag na lang din guys, please subscribe my YouTube channel po and comment na lang kayo sa baba and then babalikan ko po kayo. Isasubscribe ko din yung channel niyo. So, let's help everyone guys. Magtulungan lang po tayo para sa ekonomiya. So, dito po nagtatapos ang aking video for today. So, hope you enjoyed it. So, thank you guys sa panonood.